guys. So good morning guys. Alam mo na yung tsura ko naka nangyayal ako kasi nag-exercise ako ngayon, grabe. Panay kain ko na naman kasi lately feeling ko tsaka ovulation ko kasi ngayon kaya medyo konti lang. Siguro mga half an hour lang ako nag katatapos ko lang ngayon guys. So ito ang outfit ng lola nyo. So yan. Yan ako yung aking mat. And sa YouTube lang ako nag-exercise. Nakuha ng mga exercise. Walking and immune system boosting. So yan. Ito pa rin yung kamay ko. Siyempre iniingatan ko to para hindi siya madali. So yan guys, pagod na ang inyong ating. So pahinga muna ako. Bye. Ako nag magla-lunch ng normal lunch dahil hindi na ako nag-gugohan. So ang kakainin ko ito guys, kung paano ko to pinaprepare, please watch this. Ayan guys, pinaprepare ko na siya sa aking baking pan. Ibe-bake ko lang to with olive oil and mayonnaise. So yan, mayroon tayong Japanese mayonnaise and gagawa rin ako ng aking salad later. Lettuce, banana, orange, and avocado. And meron tayo dito broccoli, talong, eggplant, and tomato. So, yan lang siya, ingredients, and a little bit of, kung gusto nyo lagyan ng pepper o meron kang mga seasoning dyan. So, pwede yun, guys. And gusto nyo rin ng konting alat, lagyan nyo na rin ng cheese. Konti lang naman para hindi naman kayo medyo nauuman. So, masarap siya guys kasi natikman ko siya. And lalagyan ko rin siya ng konting soy sauce ng Japan. So, yan. Japanese soy sauce. So, yan. Yan guys. At yung gagamitin natin extra baby olive oil. At yun yung lalagyan ko. So, lagyan lang natin ng mga 这一次, lagyan natin yung extra. Exacto lang. Medyo napaparami ko yata. So, lahat lagyan natin. Para as is yung ating luto ng ng ating pagbe-bake ng soy sauce, Japanese soy sauce. Yan. Depende sa gusto nyong lasa, panlasa. So ako medyo damihan natin konti kasi mas gusto ko medyo malasa. And then guys, so ating mayonnaise. Cheese guys. It's a mixed cheese. Kahit na anong cheese, kung ano meron ko, yung parmesan cheese, mozzarella cheese, or mixed cheese like this. So yeah. So, mahilig ako kami kasi ni Mami sa cheese, so dadamihan natin siya ng cheese. Olive oil. Mas maraming oil, mas masarap. Para hindi siya tuyot na tuyot, guys. Para pag binake mo siya, sobrang angat yung lasa niya. So, this is it. So, paanin natin muna yung ating oven. Kailangan naka-preheat ang oven niya into 300 or 400 degrees. So, bago nyo ipasok itong ating frying oven. Anong tawag dito? Baking pan. So, that's it. That's all that you need. And then, see you later. Pakita ko later sa inyo. Ito yung itsura niya. Mukha siyang pizza, diba? Yummy! So, later, pakita ko ulit sa inyo siya pag naluto na, okay? Right now, guys, ipasok na natin itong ating i-oven dito sa ating
microwave. So, okay na siya. Mainit na siya. Pasok na natin, ha? So, this is, guys, the, ano, nainit na siya. So, ipasok natin siyang ganyan. Lang natin siya ng mga ilang minutes. And, ayan. So, i-ano ulit natin siya into, place natin. Tapos, oven. And then, itaas natin yung kanyang level, mga 200 siya, diba? And then, mga 30 minutes. And then, yan. Mas mataas, mas maganda kasi kapag ganun ka init, mas masarap yung kalalabasan. Mas crispiness and juiciness like that, guys. So, yan. So, pakita ko na lang sa inyo later. So guys, ito na yung aking salad. Hiniwa ko na rin yung ating avocado at ating banana. Hiniwain ko na rin tong ating orange. Let's take hiwa-hiwa. Ayos. The Japanese dressing, yung tamanegi, it's onion dressing, so yan, Japanese onion dressing, Japanese sticks. So, ito lang siya guys, dahil mayroon na naman tayo na tomato, hindi ko na siya sinama ng tomato, nagay ko na lang dyan yung banana, and kinain ko na yung orange. Masarap to guys sa mga nagda-diet, medyo maasim-asim siya, and ayan, yummers, yummers to promise. Ayan. Guys, ito na yung aking nilutong veggies. Yummy! Kain